Okay. Yan, kita po ba? What will you learn from me? Diba? Sabi ko kasi sa banner kanina, we will learn about wealth generation, o diba? Para naman may pagbabago sa ating buhay, no? Why should you learn from me? Okay? Ako po may happy face. May maldita din po akong mukha minsan. Ayan po. May straight face. Pag ako po yung nag-straight face, talagang bossy-bossy face na po ako niyan. And sorry po, I have to announce. Minsan pati si Mami Adele pa nabubusihan ko yan, ma'am. Alam ko, nagagalit po yan sa akin. Maybe or sometimes. Pero hindi nyo pa po na ano yung ugali ko. I'm just like that. But ganito po ang ugali ko. When I voice it out, parang utot. Spontaneous. O diba? Kalimutan ko na. Kalimutan mo na. The next day, the next hour, the next minute, I love you again. Ganun lang po ako. Di po ba? So, yan. Bakit po kayo matututo sa akin? Hindi naman po ako nagyayabang. But then, this is how I look at life, guys. Ako, medyo nakaabante na rin po sa experience tungkol sa ganito. Masayang-masaya ako pag nakikita ko, wow, meron silang resulta kahit papano. But I also have to accompany it with pag-iingat. Kasi pera nyo rin po ito. And ayoko po sa tanang buhay ko yung nag-aabono ako dahil sa nagkamali po ako ng desisyon. Okay? So, ayan. Maganda pa rin. Lots and lots of things are going on. Nakaka-excite, meron ding nakaka-frustrate. So far, sa larangan po ng ating samahan bilang negosyante at mga investors, big investors, hindi lang investors, ay wala pa namang nangyaring kapalpakan so far. No, I'm trying so hard na sana po maingat ako and wala pong kapalpakan na mangyayari, which I really intend na sana hindi po, no, with through God's graces naman, na kahit minsan puyat po ako and I don't wanna i-drag you all na mas madamay pa, no? And then I really appreciate yung trust niyo po sa akin. And who is this mga inaaral po natin, itong mga sinishare ko learning for, para sa inyo rin po, no? Kahit kayo po ay brand newbie, wala po kayong mga kaalaman masyado sa trading yet, yung mga ano. By the way, ang word na trading ay hindi lang po sa mga traders katulad ko. Ang trading is halimbawa ay simple. Halimbawa, meron po kayong IXT, meron po kayong MATIC. Diba, tinuturuan ko na po kayo slowly to get something on top of whatever you already have. Right? Yan po ang purpose of trading, okay? Buy and sell, exchange from one wallet one asset to another asset. That is simply trading, okay? So this is all a preparation of whatever we will do bigger in Planet IX. Di po ba? Mas complicated, medyo complicated lang po ang Planet IX as I look at it. Pero sa inyo, of course, naiintindihan ko po na if you look at your platforms, Binance or exchange platform, yung mga ShakePay or whatsoever, you wouldn't understand. So by the way, ang ShakePay po, Sir Robert, is only an exchange platform. What are you gonna exchange? You can exchange your fiat currency, your Canadian dollars into any other token. Yan po ay simply exchange platform. And as I've said, it's already a regulated platform. Everything is regulated in Canada. Alam po natin yan. Kahit iinumin mo po, ay regulated po yan, may tax. Okay? So, one thing that I can guarantee you of is you will find valuable information and golden nuggets from whatever I can share. I'm not trying to boast. Pero at least meron din akong ma-impart. Maybe hindi rin, wala rin ang nalalaman ko, wala rin sa alam ng iba. Pero at the same time, they have something that they have. No, I mean, the knowledge they have, wisdom they have, and experience they have in trading. Now, hindi ko rin po siguro na experience. But alam ko po na matututunan nyo rin po. And this is... In this mga tinuturo ko pong mga courses, little learnings, ay maiisip nyo, is this right for me? Baka sabihin nyo, maybe hindi, that's not meant for me. Who on earth can say, wala ako nyan, wala akong hilig? Sabi nga natin sa crowd one, pera na yan, ba't sasabihin mo, wala ka doon. It's not your line. Di ba? May mga terminologies tayong ganun. Well, it's always our line pagka pagkakapirahan. Tama? That's how on earth people can just negate or something na, oh, ayoko niyan. Ayokong matuto niyan. Just like what's happening with crowd one. Nafe-feel nyo ba?
Kasi ang crowd one, hindi siya direct na pera ang kikitain. And with that itself, nag-struggle tayo. Samantalang ang alam po ng tao ay yung pera, pera, pera. Money, money, money na physical ang alam. How much more if na nalaman nila itong mga tinuturuan natin, 'di ba? Katulad po ng nangyari na dispute natin doon sa isang member ng Crowd One na akala niya hindi maganda ang Crowd One dahil nga hindi naman totoong pera kundi BP o kaya gift code lang ang ating mga wini-withdraw. That's a very very big confusion. Na pagka hindi po naayos, hindi po na ituro ng tama kung paano makakalusot ang isang tao doon sa gift code na yan, natali na sila hanggang sa kumbaga mapundi na lang yung kanilang interest doing this kind of business. Right? So ayan, naniniwala po ba kayo na along the way nadadapat tayo? Tingnan mo naman yan ang baby. Grabe, oh, ako po yan. Nadapa po ako sa snow. What the earth, di ba? Ang laki-laki na nga ng aking noo. Tapos nauntog pa ako sa ano. Ang nakakatuwa, no? Nakakatawa kasi I know, pagka bumagsak daw ang likod ng ulo mo, bulag ka, di ba? Affected yung ano mo, yung eyesight mo. Kaya sinadya ko, sa harap ako babagsak. Pero tignan nyo naman ang nangyari dyan sa aking noo, no? But along the way, there's always, I'm not saying that we are always perfect. Right? So my forehead was brighter than my future talaga when that happened. Okay? So anyway, ang laki-laki, no? Tapos, nung umuwi ako, sabi ng family ko, ng asawa ko unang-una, what happened to you? They laugh at me. Everybody laugh at me. Kasi para daw akong unicorn. Diba? Anyway, ganyan po ang nangyari. So along the way, we experience, we stumble. I find a life hack, no? Meron tayong na-experience na gano'n, na wala tayo sa landas. Minsan, we make bad mistakes, no? Awful, awful mistakes. But once we figure it out, how we achieve something, then makaka-go through tayo dyan. And it's gonna, we'll learn more paano magamot yon. Eventually, we will eat our medicine and then makakalusot din tayo sa situation na yon. Well, pero yun yung pagbagsak na sinasabi ko, akala ko mas magandang impact. Doon pala ako bumagsak sa harap, ay mas masahol pala, naging unicorn na ako. Pero di bali na, at least nakakakita pa rin ang aking mata. Alright? So I went to the hospital in that occasion. I went to the hospital kasi sabi ko, bakit nahilo ako, nagsuka pa ako? So it could be meningitis or whatsoever. Nakakatakot din yun, di ba? Right. So yung mga information po na matututunan natin dito every time we meet like this, super duper fast ang pananalita ko kasi alam ko pagka mangitong dadada magmamadali po ang lahat. So what is cryptocurrency? Yan, address na po natin yan in my previous sharing sa inyo. Nag-usap po tayo about sa cryptocurrency. Ay sasabihin ko na lang, pag nakita nyo po yung banner na pinasa ni Ma'am Maribel, it's the money with wings. Bakit with wings? Bakit? Kasi katulad ni Sir Robert, sa ngayon, galit ang RBC, hindi pinabayagan ng kanyang banko na mag-negotiate sa ShakePay, hayaan mo lang sila. Sooner or later, this Bitcoin cryptocurrency will be the means of our payment. Ma-obsolete na yung pera ng gobyerno na yan, right? And we are already on the process of learning it. Can you imagine? Everybody is on the go trying to learn about this cryptocurrency. Diba? Noong kumpisa ko sa Crowd One, wala akong matandaan na, wow, may magaling ba? Si Doc Dan lang nagtitraining back then. I remember. Now, marami na tayong nalalaman, may alam na tayong ShakePay, transfer of money from one, yung mga conversion na yan. And mas lalo na, pagka pinakita ko yun sa inyo tonight, because we will try to convert our Bitcoin into Philippine peso. Gusto niyo pong makita 'yon? And then hindi lang 'yon. Ilalagay ko pa po sa aking ano 'yon? Yung GCash. Wow, GCash, pwede na palang ibili. Ayan si Ma'am Blisinda, nagte-take down notes pa po siya, no? So that's how willing she is to learn about this, no? Putting the pieces all together para lang matuto tayo. Well, that's not bad. I congratulate everyone na meron pong interest. Kasi ang money, okay, kailangan nating aralin ang algorithm niyan. Right? Hindi, may mga tao kasi,
they have lots of money in their bank accounts. Binibilang nyo ba? Alam nyo ba kung ninanakawan kayo ng $1 a month ng banko? No, you don't even see. Baka mamaya nagsobra pa ang chinacharge nila sa inyo sa inyong mga phone bills. Binilang mo ba kung ilang minutes ang conversation nyo mamarebel sa long distance mo? Hindi, ano, pero ako nabibilang ko yon. Aawayin ko ang network provider ko pag nagsobra sila ng chinard sa akin ng 10 minutes. Alright, so how does cryptocurrency works? How does it work? Para po tayo mabuhay. And what is the blockchain? Pinag-usapan na rin po natin, no? Ang cryptocurrency, it took place on a ledger. Meron po yan ledger. Ano itsura ng ledger nung araw? Diba may yung may ganun-ganun, square is square. May mga ledger books po tayo. Yung mga accountant graduates po yan. Because somehow, no, anim po ang courses ko sa college. Saan po ako bumagsak? Sa Comsai. Nag-BS Bio din po ako. Naging madre din po ako. O diba? But, where did I end up? I ended up becoming a healthcare aide in Canada. Wow! At nagnani pa. Pero, naging negosyante rin. Siyempre. Now, the good part in this is, why are we learning about all this cryptocurrency? How does it work? How does this blockchain work? Because we have more power to prevent fraud. Right? Bakit? Sino ang fraud sa government? Diba yung bangko, alipin yan ng mga ng gobyerno. Ang bangko, they control everything about your money. They decide everything about your funds, about your mutual funds, your everything. I don't want that to happen again. Kaya nga, tinuturuan ko kayo unti-unti. Ay, lagay mo dito later on. Diba, hindi ko kayo tinuruan. Oh, yung IXT mo, withdrawin natin, pirahin. Ayaw na ngayon lahat, naintindihan nyo na ngayon. But back then, pagka pinakita ko, oy, Sir Robert, meron kang kinita na ganito, sasabihin mo, withdrawin ko na yan, pera na yan. Most often, right? Sa ngayon, medyo mas naintindihan na ninyo, ayoko. Kaya natawa ako last month, sabi ko, oy, disbursement na, sino pong mag-withdraw? Sabi nila, hoy, hindi ko go-withdrawin yan. Ayaw mag-withdrawan ng mga pera. Sabi ko, pera na yan, ayaw nila. Right? Because you probably absorb na, aba, being a owner of this cryptocurrencies, mas malaki pa ang kikitain mo in the long run. Tama po ba? Because we are owning a decentralized money. Decentralized means nobody can control it except you. At yung laptop mo, yung gadget mo. Tama po ba? So, I know it's never been easier to be in this crypto world. Pero natutunan mo ngang maglakad, natutunan natin ang magtrabaho, hindi naman natin yan linya sa Pilipinas, di po ba? Limbawa, marami pong nagtapos, engineer sila or whatsoever. What do here in Canada? They are working on packers sa mga superstores or mga cleaners sa mga cleaning jobs. Right? Ganyan lang pong buhay. Be adaptable. Be able to adapt doon sa kanilalagyan mo. Kung yan, hindi natin pwedeng sabihin na, ha, hindi ko yung linya yan. Engineer ako ba home or doctor ako ba home? I don't wanna be cleaner here in Canada. Hindi po ganyan ang buhay. So, I understand. Back in those days, you know, meron tayong mga questions, mahirap intindihin, pero sa ngayon, unti-unti nang nagliliwanag. And I could be part of that. I can see myself na medyo nakakatulong na rin yung mga teachings ko, mga sharings ko about this, na unti-unti nang nagliliwanag yung ating pangunawa. No? And eventually, we can replace our 9-to-5 or full-time jobs, income. No? Pinagkikitaan natin ng income na yan. Na yung rat race na tinatawag nila, nung 9 to 5 hours of working or whatever, and then we can eventually fire our bosses. No, sasabihin natin, ayoko na mag-work, okay na ako dito. Right? So, because, right, kabilang na po kayo and you deserve to be free, have that financial freedom na lagi kong sinasabi. And if this is the way, well, wag po nating palampasin, you're becoming a part of this future. Hindi po ba? So salamat po at binibigyan nyo rin ng pagkakataon yung mga konting sharing ko din para tayo ay maambunan din ng grasya, hindi lang po ako. No? So for those who are new, wala pa po kayong mga Binance, hindi po ako nagmamarket dito para kumita ng $10 sa inyo. But if ever gusto nyo pong mag-open ng inyong pinakaunang-unang
crypto wallet ninyo. Okay? Kopyahin nyo po ito. Screenshot lang. I-type nyo lang sa Google https://accounts.binance.com/en-registered?REF=. That's my link. Okay? That's my referral link. If magpupundo na tayo someday sa inyong mga Binance accounts, and then you will get $10, I will also get $10. Alright? So just yan yung referral form ng Binance. This one, we need to get verified as a member or as a user of Binance. And then, you, of course, you will also be setting up your authentications para naman safe na safe ang iyong ilalagay na pera. Now, where does this value come from? Yung value ng Bitcoin, naalala nyo? Okay. By the way, somebody shared this with me with, I'm not mistaken, this was shared by Sir Robert. Right. And let me just show you once again. Kasi nagtataka kayo, saan ba galing yung mga crypto-crypto na yan? Ang hirap intindihin. Well, wala pong mahirap pagkakapirahan. As I've said, matututunan din yan. I'm offering 10,000 Bitcoin. There is the guy. In exchange for some pizza. And somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. You know, I'm waiting for my pizza. And, you know, he phoned it in. He paid with his credit card. And the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas, and that's my daughter's hand. She was a year old. You paid 10,000 Bitcoin for one pizza? It was two pizzas, actually. Oh, yeah. Two pizzas. And, I mean, you know, maybe the person spent $30, $40, something like that. Yeah. What would it be worth today? $80 million? I don't know. $80 million? A lot. People laugh at that, but at the time, it wasn't worth anything. Right. I'm offering 10. Hindi, napanood nyo yan. Hindi nyo po masisisi si Laszlo, itong guy, this guy, because Laszlo, well, ang hirap ipronounce ang kanyang pangalan. But this, I call him the pizza guy, in short. No, the pizza guy, because back then, sabi nga niya, ang Bitcoin back then, it doesn't worth anything. Parang wala siyang kahinatnan. If you would happen to be like that guy, what would be your life? Pizza ka pa rin hanggang ngayon, bilog na bilog, no? Anyway, ibig sabihin, no, regret comes at the end. What about we do the regret bago mangyari ang lahat? We cannot blame him. Siya yung may typical mindset na sasabihin, wala naman value ngayon yan, parang ano lang. Oh, di ibili ko na lang ng pizza. But he became the story of the whole world. Kasi, di ba, meron naman siyang libreng pizza every year, di ba? Delivered ang maraming pizza sa bahay niya because yung Boston pizza na pinagbilihan niya ng nag-deliver sa kanya ng pizza back then na 2 piraso ay na-recognize nila siya na through him nagkapangalan ang Bitcoin na yan. Because why? Can you imagine? Sabi nga nitong announcer na ito, what the earth? Parang tinapon mo sa basura ang... Right, throwing away $350 million doon sa value, depending on the value of the Bitcoin, right? Wala nang sisihan, yun lang, nagiging kwento-kwentuhan na lang si Laszlo kasi nga we've learned a lot of lesson from him. Ano po yung na-learn ko na lesson sa kanya is mas maganda pala, di bali nang hindi mo masyadong naintindihan pa ngayon yung pinapasok mo na ganyan about sa crypto, ha? Wag naman yung pag-asawa, hindi mo naintindihan ang buhay mag-asawa, nag-asawa ka na tuloy. Hindi ganon. I'm talking about cryptocurrencies. Now, here is the thing, wala siyang, siya naman, hindi naman nagsisi, pero hindi naman naging super yaman si Laszlo. And think of this, he was a miner. He was one of those people na nagmamine or nagko-collect ng ano back then ng Bitcoin. Sa ngayon, mahirap na mag-mining ng Bitcoin. Back then, nung wala pang silbi ang Bitcoin, mabilis lang. Right? And then kaya niya marami siyang trinade. Marami pa siyang trinade na Bitcoin niya. Kumbaga parang pinaglaruan yung Bitcoin, parang ginawang game lang, ganun pasa. So that's what's gonna happen to us dyan sa ating Planet IX if we don't play it really right? Okay, kasi nga hindi natin naintindihan, baka mamaya nagkamali tayo, benta ng benta dito, hindi naman tayo nagplano, which is the ideal advice of the Planet IX is pag magbenta ka, kailangan planuhin mo rin saan mo ibabato yung pinagbentahan mo. Make sure
na you have traded it with the right price and then with the right plan. Kasi nga, binenta mo yung IX, yung pixel mo, yung lote mo. Tapos nabenta mo ng 5 IXT. Tapos hindi mo naman i-market. I mean, ibinili ng another lote na mas maganda. So there's no point, right? Hanggang you will end up like Los Lo, nagsisisi ka, sabihin mo, ay sana hindi ko binenta ng 5XT lang noong araw. Right? So ayan. Ha? Ano pa po? I'm offering 10,000 bitcoins in exchange. Okay, so in 2013, a British man accidentally threw away a hard drive. It contained 7,500 Bitcoin. Fast forward to today, the crypto inside that hard drive is worth more than $350 million. His name is James Howells. He's an IT worker from Wales. Over the past 8 years, he's been on a mission to find that hard drive by digging through his local dump. But so far, no luck. Tingnan nyo. Sa sobrang kapabayaan na idatapon niya yung pinaglagyan niya na hard drive doon sa kanyang Bitcoin, no? Natapon din. Kanya ng buhay, no? If it's not meant for you, walang mangyayari. But if it's meant to be, nandyan lang. In 2030. Right? So let's talk a little bit about IXT kasi the story about Bitcoin is gone. Parang train na sinabi ko kanina. Huwag mo nang habulin ang train pagka nakago na, there will be for sure another train to come. So here is the train of the IXT. The train of the Bitcoin is long gone, 'di ba? Wala na 'yun, na-miss na natin ang ride. Pero hindi natin na-miss ang ride ng IXT. This is going to give us hope. I'm not saying na magiging kasinlaki ng presyo ng Bitcoin ang IXT, but is there a hope on it? Yes, there is, because based sa laki ng tao ng community na nagsusupport ng IXT. Yan. So, let's compare the prices of the IXT. Nakita niyo po kanina, I was sharing the market. So far, the report says ang all-time low niya is 91 cents. Ang all-time high niya is $4.68. Okay? So, ayan. Based on that, meron na pong naglalaro na presyohan ngayon sa market. If you're wondering how to look at that, you just type sa Google niyo po, coingecko.com. I-try nyo po dyan and then doon po sa search bar, you can type IXT token. Makikita nyo po dyan ang current price ng ating IXT. Pero you can also see, hindi ko po sinasabing ilaan nyo lang ang inyong mga mata at mulagat sa IXT. Tingnan rin natin yung mga ibang tokens. Nakita nyo po ito. Nakita nyo po dyan yung top 10. Yung Bitcoin, yung Ethereum, yung BNB, yung XRP, DOT. Ayan po yung mga top 10. Makikita niyo po dyan. And then, what do I mean by that? Bakit ko pinapakita? Hindi lang IXT ang token sa buong mundo. Kaya ako po na-mention kanina, if Ma'am Adelpa would have seen this picture, na sabi ko, Ma'am Adelpa, if you have eggs, ilalagay mo ba lahat yan sa isang basket? Sabi niya, hindi. Kasi pag bumagsak ang isang basket ko, wala na, pisa lahat ang itlog ko. O, di ba, Sir Greg? Pagka pisa lahat ang itlog mo, iiyak ka na lang. Walang sisihan na pisa na yan. Pero, like nila, yeah, you love it. But you, if you ilaan mo sa ibang baskets, at least may reserva ka. Di ba? Kaya ko pinapakita ang mga other tokens or other coins. Why? Here is the thing ngayon na mag-isip po tayo ng mabuti. Hindi ko po sinisiraan ang ating Planet IX, pero here is the thing. Merong nangyayari ngayon yung drone. Okay, marami pong na-amaze sa drone. Meron po akong nakita, may 15 drones, merong ano. If you were to ask me, gusto mo ba 15 drones o kaya yung IXT? I will pick IXT. Why? Because pera na yan. I can play around my IXT and make money. Real money na ang drone. May pera na ba yan drone? Wala pa. Collect pa lang ng basura. Well, I'm not trying to underestimate yung basura. Sabi nila, magiging IXE yan. If you put it on staking or put it on somewhere, it will make IXT, which is IXT will become money also. Well, it's not bad. Pero pagpapiliin mo ako, I wanna put myself into something sure. Right? Sure na. Alright?
So, ayan po ang lesson po sa ating lahat dun sa mga nandyan. Magtyaga po kayong magkolekta ng inyong mga drones claim. Okay, drones waste. Okay? Because you don't need a lot of money to make money with crypto. Tama po yan. I'm not saying na 1,000 lang budget mo, hindi ka pwede sumama sa aming korbo. No. Let's go and inspire everybody. This is the way we educate them. Go, hop on board, and then experience the impact of this cryptocurrency. Doon pa lang nila ma-appreciate na, wow, totoo pa lang may pera dyan. Right? Kasi hindi nila naintindihan pagka sinabi mo, hoy, mag-invest ka dito. Tapos magkakaroon, no. Sabihin mo lang, may 100 ka, may 1,000, may 200, may 500, whatever you have. Let's put it in. Bato natin dyan sa staking niyabi and then we will make something. And then, that's the goal. Pag-withdrawan na, papakita natin, uy, meron kaming na-withdraw. Secret lang natin to ha, sa mga nag-join, no? Huwag po nating i-hub lang ngayon. I mean, we don't have to, huwag muna nating ibando ang kwento. Saka na lang, pag may resulta na lang. No, wag naman sa ipagyabang. Just to inspire them, let's show the results. Parang ganon. So as I've said, you don't really have to have a million of money to make money with the cryptocurrency. Right? I can't blame Sir Robert if he saw the value of this, putting his money into cryptocurrency than putting his money into the bank. Well, I can't blame him. He missed the first train of the Bitcoin, sabi nga niya. I missed the train ng Bitcoin. Sa ngayon, ayoko na, hindi na ako papayag na ma-miss ulit yung following rides. Okay? Kung pumara siya ng Bitcoin, it's gonna be too late. Right? Sa atin, it's not too late with any other projects. Right? Like the IXT. Or other tokens that we have, katulad ng pinakita ko kanina, these ones. Okay po? So, ano pa po? Huwag po tayong mag-alala. Halimbawa sa Bitcoin naman, kahit na-miss natin yung ride ng Bitcoin, pwede pa rin tayong kumita in decimal points. Halimbawa, yung pinakita ko, yung different baskets ni Ma'am Adelpha, at the very end, meron pa rin siyang kita na Bitcoin. Meron pa rin siyang ipon na Bitcoin. Sa halagang maliit na maliit, hindi naman milyon na pera, meron pa parang siyang a portion of the Bitcoin, isang slice ng pizza. O diba, panalo ka ba doon? Yes, you have a piece of that future. Yun ang lagi kong termino, no? Be an owner or a piece of a piece of that future. Okay, I hope nakapag-iwan po ako ng isang lesson sa inyo and dyan po tayo magtatapos for tonight. Kung meron pa po kayong mga ibang sharing, please i-share niyo po dito. Yan. Sino po ang host? Wala po tayong host pala. Ano pala? Ano yun? Yung nilagay ko sa banner natin? Wala pong host eh. Open Talks. Wala. Canada Team. Yan. Meron po kayong free talk. Info, sharing or whatsoever. Ano pong nag-inspire sa inyo sa ngayon about sa cryptocurrency? Please share naman po. Na pwede palang paikot-ikutin into a bigger earning. Hindi lang naka-steady sa isang bagay kahit na alam mo na maganda na siya pero hindi siya all the time that good, something like that. Yes, and there are ways to kind of make bawi dun sa mga hindi maganda as of this moment. Parang ganun ba? Yes, correct. Tama po yun, ma'am. Kasi tignan nyo po ito. May papakita ko dito sa a little bit of trading, no? So, mag-share screen lang po ako dito, no? Bibigyan ko po kayo ng example. So, sa simple trading lang naman po ito. Okay, nasaan ang share screen ko? Ayun, share screen naman tayo sa basic na lang, no? So, ganito po siya. Let's say, pupunta ako. Medyo complicated po ito, ha? Huwag pong sasakit yung inyong ulo. Pero I'll show you something. So, first, I have to know what I have. Ano pong pera meron ako? Kasi alam nga namang sasaba ka sa labanan, di mo pala alam may tanke ka, o di ba? May granada ka pa, di ba? So, punta ka sa labanan, di mo alam anong meron ka. Wala, natalo ka na pag ganun. So, ito, papasok tayo sa trading. Okay. So, ano pong meron ako? Ang sabi dyan, meron akong XRP. Alam nyo po ang XRP? Nung araw, grabe ang XRP. Murang-murang XRP.
nung araw, ang presyo ng XRP ganito po siya. Zero. Ay, dito tayo bababa. Zero. Bakit na bumabalik naman? Dito tayo. 0.0000. Hindi naman 00. Let's say 84. Nakita niyo po ito. Malayo pa po siya sa decimal point. Ay, nag-convert. Ayoko nga. Gusto ko yung malayo. Yan. Ganyan, pera ba yan? Hindi yan pera eh. O pera yan. Malayo nga lang sa decimal. Ganyan po ang Bitcoin. You can even own little fractions up to 8 decimal points. Yan o. 0008. 2, 4, 6. 6. 6 pa lang po yan, no? Grabe, no? 2, 4, 6, 8. You can own a piece of Bitcoin like that. A fraction of a Bitcoin, malayo pa sa decimal, 8 decimal points. Tama ba yan? Yes. Back then, no? Kahit ngayon, may presyo yan sa Bitcoin. Ganyan din ang presyo ng XRP nung araw. Now, here we go. Here comes the price of the XRP now, as of today. Right. So, ayan ang XRP. Magkano? Kita nyo po? 0.0070. Hindi yan ang presyo niya. Okay, saan niya ang presyo niya? Dito nga lang tayo sa market tumingin kasi nahilo na rin ako sa whatever I have here. XRP is 0.76 cents na. 76 cents na pala. Nung araw malayo pa yun sa decimal o ngayon sabi niya 0.76. Hala ka. Kumita na ba si ako diyan? Oo naman. Limbawa, nagbili ako ng 1 million noon. 1 million XRP. Malay ko ba? 10,000 na lang kasi mahirap ang 1 million. 10,000. Oh, yan. 10,000. 10,000? 10,000 na XRP nung araw? Lakihan natin. Kasi baka hindi makita ni Ate Maribel. Yan. Lakihan natin yan. Yan. Saan na yung ano? Dami namang pipindutin dito na saan? Ayun. 30 na lang. Ay, 30. 30 ang laki. Ayan, kita na siguro yan. 10,000 XRP? Pag binili mo nung araw ganyan ang isa, magkano'ng pinuhunan ko? Kwentahin ko nga. Times 10,000. Ay, $84. $84. Yan, nagbisaya. Tuloy ang aking bunga nga. $84 ang pinuhunan sa 110,000 na XRP. O, $84 pinuhunan yan, no? Ano po? Ngayon, ang tanong. Pagka ang presyo ngayon ay 76 cents. 10,000 ang pinuhunan mo. I-multiply mo dun sa 76 cents. Ilan na ngayon ang naging pera mo doon lang sa $84 pinuhunan mo nung araw? Totoo ba yan? Totoo po yan. Di po magsisinungaling ang market. Ayan na ngayon ang value ng XRP. What if 1 million yan? Papipilitan tayo nito mag 1 million eh. 1 million. Holy smokes! Totoo ba yan? Totoo pa rin. Kasi hindi naman nagsinungaling ang market. Oh, nagsinungaling ba ang market? Ayun, no. Sabi niya XRP, 76 cents. Hala ka. Kakatakot naman yan na pera. O, di kung takot kayo sa 760,000, gawin lang natin 10,000 ito para hindi masyadong malaki. 7,600 lang. Diba? Ganyan pong kwento ng mga coins. Now, ano? Ma'am Adelpha, meron siyang XRP basket ngayon. Yung itlog ni Ma'am Adelpha, ang tawag yan ay XRP itlog. Namuhunan siya limbawa ng 76 cents ang isa. Paano kung nakabili ngayon? Fortunately si Ma'am Adelpha ng 300 kapiraso. Wow, 300 times 76. Magkano ang pinuhunan niya? 228 lang naman. Lang. Diba? Pero, ang XRP, ano ba ang future ng XRP? Meron akong news. Mag-o-open na ng office ang XRP sa Dubai. Wahahaha, nauna tayo kasi may crowd one na doon. Pero nasa news na, mag-o-open ng XRP ng office sa Dubai soon. Ay naku po,
ano kayong mangyayari sa XRP. Kaya SFSF, mag-imbak ba kayo ng XRP o hindi? I did already. Sabi ko nga, kung may 1 million ako nung araw ng XRP, nang hinayang ba ako, namuhunan lang naman ako ng kunti lang. Right? Pero, that's how much I've gained na. Huwag naman, 10 million yan eh. Bawasan natin isang zero. Zero lang yan, huwag niyong maliitin. May malaki pa lang magagawa ng zero. Ano po? So, grabe. Namuhunan si Ma'am Adel pa ng 228. What if ang isang XRP niya ay magiging, hindi lang 76 cents ngayon. Na-miss ba ni Ma'am Adelpha ang ride ng train niya? Hindi ah, 76 pa lang. Isang kape ka lang. Hindi pa ah, isang kape ay $2 something, di ba? Isang medium. Right? So, 76 ang pinag-usapan. It's not too late. Nagkaroon ng lawsuit ang XRP sa US. Kinalaban ng US, excuse me, ang US government ang domain ng XRP. Ngayon naayos na, so on the go na ulit ang XRP. Before the issue came out sometime 2000, I don't remember which year. Pero yan yung nag-panic selling yung mga tao, they sold all their XRP. My husband did, no? Ay, hindi ako. Ako lang po ay tumahimik. Sabi ko lang, hayaan mo lang, $84 lang naman, ba't ko ibibenta? $84. Hayaan mo na, bahala na si Batman, ano mangyari diyan? 'Di ba? But look what happened. 'Di ba? Eh hindi man lang $84. Pinabayan ko lang doon, di ko nga mahanap kung anong wallet ko nilagay. Saan ko ba nilagay? Coinbase ba or whatsoever? Hindi ko na matandaan. But at least, na-save by the bell na naman ako. Hindi ko binenta katulad nung iba. Ayun na naman, di ba? Yan lang. Now, if ikaw ito, namuhunan ka ng 228, ilan ang coin mo? 228 divided by 76 as of now. 227 coins. What if hindi lang 76 ang kahinatnan, kahit mag $3 lang ang isa? Nako, lumipat. Ano nangyari? Ayun. Pagka nag $3 ang isa, 227 ang itlog mo, Kuya Moses, hello po. Yan. May three, ay. Nag $3 ang isa. Hello, ma'am. Yung itlog ko, sabi mo? Yes, ayan. Kung nagkaroon ka ng itlog na 227, ayan, makakatuwa rin si Kuya Moses mag-ano eh. Mag-itlog. Tapos isa ang bugok. Ayan, mahayaan mo na yung bugok. Bawi ka pa rin yan. Itlog pa rin yun, Kuya. Itlog pa rin. Walang nawala. So, ayan. Wow! Kailan kayo mangyayari yun? Sana all, di ba? Sabihin natin, hindi ko ma-predict. But at least, meron ka. Di ba? Meron ka. Kaya, huwag po tayong manghinayang. Huwag din nating apurahin si Abby. Hindi ko po hawak ang market, ha? Baka sabihin nyo, uy, ang tagal-tagal naman ng investment namin dyan sa mga ano token na yan. Kasi si Abby ang hawak, ang taga-hawak. Ay, hindi ko po kasalanan ng nangyayari sa CoinGecko na yan. Yan. Sabi ni Sir Moses, ay ano ba yan? Marites, $2.18 na lang ang isang IXT. It's okay. Right? I don't think it's gonna go down to zero. Tama po. Alright. So, any question po? Ading meron sa chat box. Sa chat box? Hindi ko po yung magpapabili ng drone, magpapatulong. Ah, si ate. Sige, Sir Rico. Oh, okay. Hi, Sir Rico. Let's compute po ha sa ongoing price ngayon. Kasi medyo mahal. Do you have any idea po how much? Computing po natin. Okay lang. Sandali po ha. I-delete ko po ito lahat. More or less. Ma-compute natin. 19K. 19K or more. Sa kasama. Yeah, sa more computer. Or less. Hello, hello. Yes po, huli-huli. At ano ti pag-atang ti drone kung ka. Yes po, ate. Yeah, iso ti kasas. Computer me. Kuya kami ti kuwate le Sir Yena. Okay, let's go here. Medyo man yan ah.
Okay, so let's say ang isang punta ako sa one, sa crowd one. Crowd1.com. Iyon. Tapos bibili halimbawa tayo ng drone. Check ko kanina, Abi, eh. 0.0086. Yung kay Ate Mirna, namahalan ako. 0.0088. Plus fee, oh. Plus fee. Yes, tumaas ka niya. Bumagsak ang Bitcoin earlier eh. Wala po ako. Oo nga. Kaya nga, tinatiming ko na tumaas. Yeah. Okay, ito na po. So, if I will buy, tignan ko ulit ha, sa market, ay sa Crowd1, gift codes. So, bibili po tayo ng Planetix. Yun. Isa. So, ang kailangan po niya is 0.0086. Oh, tama si Ate Maribel. So, if you will go here, zero. Saan po manggagaling ang fund, sir? Sa Philippine Peso? Diyan na po, galing sa Canada. Nandito po sa Canada? Ang mag-ano? Opo. Galing diyan kay Ma'am Ate Nilda. Ah, okay. CAD. Yun yung message niya sa'yo sa ano, Ading? Meron na po akong ano kanina. Meron na po akong kwan kanina. Naikwan. Pero na, kaninang umaga po yun kasi bumagsak ang ano. Mas mahal po siguro yun kanina. Okay. Bumagsak ang Bitcoin eh. 0.0086. 431. 0.009. 1. So let's say 91. Yan. Ay. 0091. 81 pag 005. Yan. 456. Tapos naghiling po siya ng IXT na sino po yung magpapabili, wala daw pong IXT. So lalagyan natin ng 26 IXT. Tapos dalawang matik. Ay, US dollar po ito ha. Punta natin sa CAD. Yan. Around 72 Canadian. Yung 26 IXT. Tapos, matik na. Sabihin mo na lang dalawa para may maiwan ka dyan pang ano mo, pang gas fee mo. So, two matik. $3.48. And then, plus yung ano. So, sabihin mo na lang. Calculator natin. Yan. So, ang sabi natin, 72 point, doon tayo sa malalaki. 72.42 ba yun? And then 348 plus sa Binance, how much? 456.90. Okay. So, around like that. So ito po yung 2-matic, 26 IXT, tsaka yung voucher. Yan po, total. Okay? Around like that. Totally wala siyang IXT sa kamatic. Yes, wala po siya eh. Nagpapabili din ng IXT at Matic. Check mo din yung ano, message sa'yo na Ate Nilda kung ganyan. Kasi yeah, nagpadala na daw siya. Yeah, I know Ate. Na ano ko na, nag-message naman ako, nasa sumpa ako, Ate Kapo. So, yung sino yung may-ari ng drone ito po sa inyo, sir? Sa Rico nga. Sir Rico, sa iyo yung ano, yung drone, Kuya Ay, sir? Opo, opo. Ah, ganito gawin natin. Para on the spot na natin gawin kung gusto mo. So, log in ka. Ikaw ang share screen ngayon. Log in ka sa iyong Crowd1. And then, iyong i-log in ang iyong... Kunyari, bibili ka ng ano, ng drone mo. Doon sa ginawa ko kanina na Planet IX, ganon. I-click mo yon, lalabas po yung iyong ano. Yung...
ano yun, lalabas yung QR code, kailangan ko po yun. And then, saka natin i-process na. Ah, sige po, sige po. Okay, kayo pong mag-share screen. Sandali po. Ay, in-off ko na po. Ay, kailangan yung ano, i-co-host. Sana si Sir Rico? Asan na siya? Ayun, Team Mabuhay, ano po? Co-host ko po. Yan, co-host. Yan, washroom lang po ako. Sir Rico, maganda pong net nyo dyan. Okay lang po. Kapag nakalagin na po kayo sa crowd one, saka kayo mag-share screen para hindi namin makita yung password nyo. Mag-login muna kayo. Paano po nabalik yung ano? Kasi paano ba ito may balik siya? Nakalagin na po kayo? Paano mag-balik siya? Tignan niyo po. Cellphone po gamit niyo, sir? Opo. Itap nyo po yung cellphone nyo. May makikita kayong share screen lower sa gitna. Sa lower part ng cellphone po nyo. Yung green na may arrow. Share screen, sabi po. Tapos screen. Tira. Okay po. Punta po kayo dun sa crowd one po. Yung crowd one nyo po. Sa gift codes. Punta kayo sa gift code, sir. Account. Click nyo po yung account, sir. Ayan. Tapos gift code. Yes, sir. And then punta po kayo sa Planet IX. Yung pinakadulo. Oh, alarm ng aking drone. Tapos, ano pong sunod? Sa Planet IX na po. Sa Planet IX. Nakita nyo po kanina yung ginawa ni Abby, right? Sa Planet IX po. Ayun. Yung pinakadulo, upgrades, mixer, and then Planet IX. Itong pinakadulo, ito. Opo, sir. Ayan. I-click nyo po yung ano, yung 299 BP na Planet IX cargo drop. Ayan. And then buy. Okay lang po may number one? Opo, isa. Isa po ibig sabihin niyan, isa ang bibilhin nyo. Isa po bibilhin nyo, di ba? Opo. Okay. Okay po. Buy Planet IX. Click ko yung Planet IX. Yes, sir. Okay. Buy now. Tapos, sir, sandali. Yan, oh, click here. Huwag nyo munang i-click here. I-click here to generate payment. I-click nyo po pag naka-stop share na kayo, i-screenshot nyo, i-send nyo kay Abby sa Messenger. Anong i-screenshot ko? Ito po?
Sandali po. Yan sabi nakalagay dyan na click here to generate payment address. I-click nyo po yan mamaya and then share screen and then screenshot nyo. Huwag mag ano po kayo, mag stop screen kayo kasi para private. Kayo lang ni Abby nakakaalam yan. I-share nyo sa kanya. Pag clinic nyo kasi yan, lalabas yung address ng pagbabayaran ni Abby. So stop share muna ako. Stop share nyo, sir. Pero yan ang i-click nyo mamaya, sir. Ah. Yan, click here to generate payment. Ayan. I-click nyo yon and then screenshot. Tapos yung screenshot na yon ibigay nyo, ipasa nyo kay Abby. Huwag sa akin, ha? May isang drone ka na, kuya. Okay na yun. Pwede rin. Okay na sa akin. Okay na ako si isang drone. Oh, ate. Ano? Kailang send siya kay Abby. Matyas. And then send kay Abby kasi dyan niya po babayaran yung ano pambili ng drone niya. Ano yung Zoom? Ang dami pa lang nagmamahal sa akin sis, ano? Ala, oo. Bakit hindi mo alam, kuya? Oh, hindi ko alam. Naman, kailangan pa bang sabihin 'yon? Ngayon lang. Bakuha ka sa akin. Ngayon ko lang. Makiramdam ka, kuya. Oo. Ngayon ko lang malaman, akala ko ay ako ay ano eh pinag ano na neglected na ko. Yeah, pinagsakluban ng ano, langit lupa. Oo nga. Marami pa lang nagmamahal sa buhay ko. Ako naman, syempre. Ang dami kasi nakamiss sa'yo, no? Hindi, kailangan pala sabihin kay kuya. We love you, kailangan niya ng reassurance. I love you all, please. Sana all. Nandyan pala sa atin. Magbigay na kayo ng 1XIXT sa akin. I love you all. Ganon. Ganon. May ganun pala eh. May bayad ang pagmamahal kay kuya. May donation pala. IXT pa, no? Hindi naman lahat may IXT. Paano IXT na yan? Lang equivalent ang pagmamahal, ano? Nasend ko na po kay Ma'am Abby. Ay, okay. Ma'am Abby, na-plus ka na. Saglit po. Kasi ina-accept ko po yung bayad ni ate. Ang security question niya, sino maganda? Sinabi ko, Abby. Siyempre, Abby. Baka sabi naman niya, Nilda. Kasi tatlong beses ko lang itry. Kaya sabi ko, naku, dalawang beses na talagang ipinilit ko. Si Abby pa eh. Ay, talaga naman. Ganda ako yan. Nga, ako nga talaga. Ikaw talaga nga. Talaga. Ikaw talaga. Ayan. Ngayon, nandito na po sa akin ang iyong kwan. Oo, oh, isinilin niya daw sa'yo, Deng. Messenger. Ah, siya ba yan si Sir Rico Poblete? Matagal na tayong ano, ha? Mag-text mate? Opo. Nakapag-English na ako. Anong piliyado niya? Poblete? Napa-English ka na rin, eh. Siya pala si Sir. Ayun. Siya pala yung nagtanong na minsan, baka naman nakakahiya mahilira ako sa inyo. Sabi niya, ay sir, huwag mong maliitin ang sarili mo. Diba? O yan. Okay, eto na. Ano nang gagawin ko? Wala ka namang tinext na ano. Ay sir, kailangan ko po yung i-copy paste mo yung ano, yung mahaba na wallet bukod pa doon sa ayo nga pala wrong yung ano, yeah. Sorry naman po. Balik ka po sa yung crowd one, sir. Bukod pa sa picture, i-highlight mo yung wallet mismo, yung 3FDQ hanggang doon sa dulo, i-send mo rin sa akin yan sa text message para ano na, gawin na natin dito. Ano pong gagawin ko? Balik ako doon sa crowd one. Yes, yung sa Planet IX. Balik ka lang doon. Yung doon sa pina-stop ko sa'yo, sir, na mag-screen share ka doon. Click mo ulit yon.
Yan, yun ang kulang. Picture at saka yung mahaba na copy paste ng inyong wallet. May tanong ako sa Rico. Kayo po ay downline ni Atinilda. Direct. Opo. Opo. Okay, that's good. So, yan, tama. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Diyos ko, last dos naman ako mag-collect. Ay, ako po'y ano, nag-collect ako ng alas 3. 3, 4. Ay! Naku, tama na pala. Kolekta na. Diba? Kasi alas 3 pa po ako. Kanina. Mag-alarm na naman ako ng almost 3. Sabay tayo. Sabay tayo. Oh, yun na nga. Tama-tama. Sir, Rico, balikan mo po yung Planet IX. Ay, yung Planet IX. Yung Crowd 1 mo. And then, ano po? Ano po sa akin yung ano, mahaba na wallet. Sayang, naisen na sana kanina eh. Okay, so... antayin ko habang nag-ano, kiklaim po ako ng garbage. Sayang. Alin pong pipindutin ko dito po, ma'am? Pag-share screen mo po, sir, para makita namin. Kailangan, pina-stop po kasi kanina eh. Ah, hindi pa ba pala ito nakashare? Hindi pa. Hindi. J. Oh. Hindi, share ko nga. Ah, nakashare na yan? Wala pa po. Ayan na po. Ayun. Tapos po, ano po rito ang sunod? Yung click here to generate. Ayan po o, oh, yung 33E, yan po ang i-copy nyo. Hanggang doon sa, yan po, 33ER. Hanggang doon sa GR, yan, REI. I-click nyo po siya. Ipindot nyo. I-highlight mo, ganun. Highlight, yan. May lalabas na copy po. I-click nyo yung copy. Ayun, copy. Pindot nyo po yung copy, sir. Ayan. Okay na tapos pa. Tapos i-ano nyo kay Abby. I-screenshot din kasi nagbago yung una kanina. Ay, screenshot mo rin ulit, sir. Yan. Kasi iba na daw. Kasi bago, yes. Nag-generate ka ulit ng bago. Paano ma-pull? Screenshot nyo po saka mo i-send yung picture. At i-paste mo muna yung ano. One at time kaya. I-paste mo muna yung wallet. Mm-mm. Yung kinapi mo, sir, i-paste mo muna dun sa messenger ni Abby. Okay pa, okay pa. Ayan, naka-claim na ako ng drones. Ng ano ko. Uh-huh. Abi, yung staking pala, ilang ano, 1 month? 2 months? Ganun? Depende kung ano pong gagawin nyo. Ano po bang gusto nyo? Titignan ko po muna yung options. I will screenshot. And then, ano, doon po natin didesisyonan. Kasi, sa tingin nyo ba, ano po sa guni-guni ninyo, sa tingin nyo ba sa loob ng 3 months na mag-aabante ang presyo ng IXT? Most probably naman siguro. And I cannot tell po. Pero, siguro gagawin natin 1 month. Saka na naman natin i-run ulit. Ganun. Oh, depende. Ay, pakiramdaman. Okay. Yes. Mas sigurado. Minimum of one month, no? Okay. Yung staking. Mm-hmm. may nag-tweet sa akin eh. Tinatanong ko.
Hindi pa kasi magsalita. Baka admirer. Hmm? Hehehe, sabi niya. Tumawa ka na. Okay, sige po na. Sir. Alam ko, mahal din niya ako nito eh. 23ER, R-E-R. Okay, R-E-R. Yes, as well. Asan ba yung mga beshi natin? Wala pa? R-E-R. Okay. So, mag-share screen din po ako ngayon. Ko alam sa kanila, mga busy sila. Paano lumabas yung problem? Yan. Right, nasaan yung share screen? Manghahagilap ako ngayon ng Bitcoin kasi ubos na yung Bitcoin ko dito kanina. Okay, ngayon, nasaan? Ay, nag-share screen po ba ako? Nasaan na ako? Ikaw na ba yan? Hmm. No, system mabuhay pa. Okay. Sir, pwede ka na pong stop. Pwede mo naman yata ano? Pwede kong ano? Ayan. Okay. So, ngayon, nandito na po sa akin ang kanyang wallet. Saan na? Yun, punta ko sa aking QuickBook. Ayan, makikita tuloy yung mga text namin ni chat namin ni Sir. Dali po, ha? Yan, wala namang pumamua-mua dyan. So, okay lang. Publete. Yung kikilala ko, Publitin. Okay. Si, ito, check ko. 33ER G Ray. Okay, G Ray. R-E-I ba yun? R-E-I? No, R-E-I. Small I. Okay. Punta tayo sa Binance. Saan na po yung Binance? Sabayan. Ano, wala na yung Binance. Uy, nag-close ba? Saan ka na? Ano ba yan? Saan ba na? Ay, na. Lubatsky na. Lubatsky na, Merz. Ikata, check. Mute kita. Abay, ate. Kuha ka na ng ano, power bank mo, ate. Salamat, Merz. Sinabi mo. 7% lang ako. Ako rin kanina eh. So, hagilan tayo. Kasi namamalayan. Point. So, ang gagawin ko, isacrifice ko itong matik ko. Ay, ano ba dyan ang pwede kong ano? Ay, sushi na lang. O, swap ko ang sushi ko into Bitcoin. So, swap ko. Ang sushi, sabi ko, sushi. Sige, sushi ang pipigain ko ngayon. Sushi. Bumaba ulit. Okay. California sushi. BT, BTC, sushi. Yan. Next po yan. 84? 84 na piraso? Diba yun na? Okay. So, ayan. May rewards ba ako? Ay, meron. Kunin ko. Yun. O, kulang pa. Balikan ko yung Bitcoin ko. Kulang pa eh. Kulang pa. Kulang pa. Ay, nasa ng Bitcoin? 238.00061 lang. Ang kailangan ko po ay 9 something, di po ba? So, 91. Ako, kuha ako ng AFS. Kuha ko isa. Okay. Kuha po ako ng isang AXS. Maybe kuha na lang ako sa ano ko. Sa GCash. Okay. Tignan ko nga kung GCash. GCash ko. Kuha ako ng GCash. So, punta ko sa peer-to-peer. Kukuha ko sa GCash ko ng 10,000. Kung aking GCash. Okay. Cash. Okay. Ako okay dyan. Uh-huh. Ang distance. Yan. Magta-transact po ako ng 10,000 pesos sa GCash. Para lang makompleto ito. So, asan na po dyan? GCash. P2P. Yan. Anong kailangan ko? Search for Philippine Peso tayo. PHP. And then, GCash ako.
Okay, bibili ako ng worth ano lang. 3,000 lang. Ah, no, 3,000, 10,000. 5,000. Okay na yan, 5,295 USD. Excuse me. Okay, 5,000 pesos. Yan. Nakita niyo po to, tingnan niyo po ito, may lalabas pong phone number. Diyan ko po ipapadala yung bayad ko. So, isi-send ko siya, send money to that number, Benji Funyals, Funilas. Send. Express. Sino yan? 0915 0915 995. Ano po yun? 9304? 9304. Okay, 0995 0915 915 9304. Okay. Hindi lumabas ang pangalan. 5,000 pesos. Sige nga, try natin. 5,000 pesos, send it. Okay. Diyan ka bumili kay Benji Funilas. Yeah. So, yan. Send na po. Bossing. Yan. Antayin natin dito orders. Orders. Yan. Wow. Available na agad? I-release. Hindi pa niya ni-release. Wala pa. Pag hindi nila ni-release, ano sila? Yung entire account nila sa Binance hindi na mag-activate. Ano sila, paparusahan ng Binance. Oh. Yeah. So dapat yun ang trabaho ng sila. Escrow. Yes, yun po ang trabaho ng escrow. Mm. Kaya nakita niyo po diyan may timer. Pag hindi niyo nila ni-release ang fund before this timer ends up, they're in trouble. Oh. So parang yan yung assurance mo talagang yung binayad mo it will go through. Ang escrow kasi yan ang trabaho nila para security guard ba sa ano Binance. Processing it says there. Ayun na. Binigay na. Yun na. Ah, hindi pa. To be released po na napelang. Yeah, to be released. Hindi pa. Mag-a-appear po siya. So, 15 dito. Minutes yung ano niya. Time. Mm-mm. Na dapat maibigay niya. Binigay ng carrots. Yeah, pag tardi niya ni-release, ay medyo ano siya. Ako rin po, pag nagtitrade ako, minsan nakakaligtaan ko, tinitignan lang namang nakamulagat ka dyan for how many hours, diba? So, na ano, may warning, may nilagay akong alarm para hindi ko maano. Okay, i-check ko na lang. Something wallet. Ayun, nandiyan na. Ngayon, gagamitin ko 'to, ilalagay ko sa aking ano, pandagdag ko doon sa Bitcoin ko kasi kulang nga yung ano. Okay, so is kukuan ko ito. Ita-transfer ko from my funding. Balikta rin natin kasi doon galing yung funding. Debit ko nga gusto ko eh. O sige nga. USDT pala yun, tama. Max ko, max. And then yun. Pupunta na siya sa Spot Wallet ko. So if you want to go and check Spot Wallet. Ayan, nandun na yung USDT, 95 USDT. Ang bilis, no? Ngayon, from USDT, kailangan kong ipalit siya ng Bitcoin. Para yun pong gagamitin ko to buy the token, ay voucher. So, BTC, ano, USDT po tayo. To BTC.
JC, and then Max. Gusto ko lahat. Okay? So, yan lahat. Isasap ko lahat. Yes. Now, let me go check. Do I have enough? Baka wala pa. 0.0086. Kulang pa po. So, I will definitely trade some of my this one. Ito pong nakikita nyo ay hindi ko po to talagang ano, pero ang pinaglalaroan ko lang po itong mga ano to na, na funds na ito para may ikuan po. Napapansin nyo kada mag ano po tayo, mag training po tayo, iba-iba yung amounts dyan because I am just, those are my utility coins na ginagamit. Okay. So let's go and exchange more kasi kailangan ko pa po more. Kailangan ko pa po ng Bitcoin. So ano pong meron ako? Meron akong AXS na lang. Si Infinity, maybe mag-trade ako ng isa. Yan. I will have enough para sa kanyang drone. Yan. Okay, ilan na po? I have enough, di ba? 0.009 ang kailangan ko. So now I will go in, get the wallet. Saan na po si Sir, ano, Sir Rico? Po. Yan, si Sir Rico. Yan, ito yung wallet niya. Napupunta na ako doon, withdrawin ko na. And then Bitcoin ba? Tama, Bitcoin. 33 ER. G-R-A-Y-R-E-Y. Bitcoin. And then spot wallet. 0.00. Okay. And then. Tama po ba? Wallet. 33-R-G-R-E-I. G-R-E-I. Double check. Dito sa picture. 33-E-R-G-R-E-I. Okay. 86. Ha? Huh? Ay, teka, sandali. Sir, sandali po. There's something wrong. 0.00043 naman ang pinindot mo kanina. Buti na lang tinignan ko, oh. Mali ito. Pinindot mo yung dalawang drone o limang drones ang laman. Sir Rico, ulitin mo. Maling po ba? Yes. Anong gagawin? 86 yun kanina yung una. Balik ka po ulit doon, sir. Sa crowd muntik one mo. Sa Planet IX. Muntik na tayo mabuli. Erika! Day! Erika! Taba ka muna, be! See, it's always good to double check, right? Mm-mm. Hindi ko na yung kinikita. Yung address lang tinitignan ko. Okay. Always, always, always be careful. Yung ano ba yun? Yung ano ba yun? 2990? Opo. Yes, Planet IX. Mali po na pindot mo. 0.043. Magkano yun sa Bitcoin? Mahal. Ay sa Canadian. Dali nga ulitin ko. 0.043. Balik ka sa crowd 1 mo, sir, ha? Balik ka sa crowd 1 and then ulitin mo Planet IX. Kasi ang value nung binigay mo sa akin, bayaran ko yun ng 0.043 na Binance, ay na Bitcoin. Na lang yan pag-inabi. Magkano yun sa Canadian? 0.00. No, 0.0435. Yan, no? 2,175. Ang value nung ano mong nung binigay mo sa akin na wallet address. Okay, kayo po mag-share screen sir para makita ko to make sure. Okay. Yun, balikan mo po. Hey, haba na lang buhok mo. Kailangan gusitan. Sir, paano ba't bumalik doon sa group chat? Nice. Punta ka ulit sa group 1. Okay, napindot pa na po. Ito na po yung lumabas, oh.
Oh, 87 na, tumas na siya. 87. Hindi sir, i-refresh mo na lang just to generate a new one. Okay, ulitin mo na lang po yung sa ano, gift codes dun sa ano, Planet IX. Para sure tayo na ano, yan, Planet IX, click mo yun. Yung pinakataas, yan po yun, $29.90. Okay, yan, screenshot mo po yan sa akin and then copy-paste po yung wallet address. Buy now. Sige lang, buy now. And then go to the wallet na. Generate. Click here to generate. Yan. Ayan. Tapos sa iyong message. Ito po ay lesson natin ha. Next time, pagka nag-transact po tayo ng Bitcoin and in the future, okay, kailangan pong be accurate of whatever we do. Kasi po ay sayang. Pakisend po sa akin yan, sir, at kopyahin ko na. Okay po. Kung halimbawa no, natuloy ko 'yon, hindi ko binasa, sige lang click ng click. Mawawala po yung Bitcoin pero wala pong makarating sa Crowd 1. Ganun po 'yon. So, ganun po ba mangyayari pag yes, ganun? Wala sir, wala pong refund dito, walang ano, wala. Cancel, wala, hindi mo makakancel na. Pagkalaban mo blockchain, wala ka na magagawa. Talaga magluha ka, mag-iyak nako. Hindi na. Kaya nga, lesson po natin yan in the future. Mag-ingat. Yan, withdraw. So, I will go and share again. Yan, share po tayo para ano. Ay, nasan ako nga. Okay na po, na-share ko na po sa inyo, ma'am. Okay po. Okay, ako na mag-share ngayon. Now let me go here. Paste ko na. Ay, Rico Poblete, ba't sumama? Ayan, halimbawa, nag-copy-paste kayo, no? Tapos sumama yung pangalan. Mag-ingat din po kayo ganun. Wrong yon, kasi sumama yung pangalan niya. So, I'll go in. Huwag mo munang i-close, sir. Tingnan mo muna itong inaano ko para ma-verify mo rin. On your end. 3FDQ. And then YWYC4. Tama po ba? Opo. Small Y. Yes. I-double check ko rin po para sure na sure. Rico. Ayan. Okay. 3FDQ. YC4. Ayan. Sa picture, 3FDQ. WYC4. Kaya ako po pinagtiyagahang i-check because I don't wanna make a mistake. Yan. Let me go to Binance and double check. Saan na yung Binance natakpan? Binance. Pinays ko na kami. Ayun. Okay, withdraw natin. Kita nyo po yan, sumasama yung Rico Poblete. Yan. Okay, 3FDQ WIC4. Pero bakit sabi niya wrong? Ulitin ko. 3FDQ WIC4. Paki-double check rin, sir. Okay lang siya? Opo. 0.0091. No, 87. So, 92 na yan. Nag-adjust siya. Kasi 87 ang kailangan. Ano po? Litin ko yung text. Balikan ko yung text. Yan.
Paano ko malalaman 87? Ayun po, oh, 87. So, let's go back. Binance. Ayan, 92. And then, 87 ang receive amount, withdraw. Ulit ito, parang hindi ako masaya. 3FDQ, WYC4. Okay. From what network? Bitcoin network. Withdraw. And then, let's get close. Okay. Binance. 6 4 8 9 sa email. Email. 3 4 4 3 4 4 6 9 1. Yan, submit. Yan, antayin nyo na lang po papasok dyan sa yung crowd one, sir. And then, let's go sa pag-activate. Okay? Habang inaantay mo, sir, which I know wala pa dyan. So, if you go here, i-activate mo na halimbawa, no? Meron ka ng voucher. I-click mo lang po dito, 4 lines. Pasok ka lang sa Planet IX para may idea ka. Okay? Planet IX. Pindot mo po itong 4 lines. Okay? And then, make sure nakakonect po yung inyong Planet IX. Paano mo malalaman, ay yung wallet, I would say, paano mo malalaman? I-click mo po yan, may mag-a-appear na wallet. How do you know na wallet address mo yan? You have to know, it's a must. You have to know that it's your wallet address. Asan mo po makikita ang inyong wallet address? Pasok ka sa yung MetaMask and you will see it here. This is your wallet address, okay? Okay na. Po. Paano mo malalaman na nakakonect ang inyong MetaMask wallet? Meron po siyang IXT nag-a-appear. Pagka nag-zero yan, meaning hindi po siya connected. Right? Kailangan mo po i-reconnect itong wallet mo. Pagka hindi pa rin, may nakikita kang wallet dyan at wala pa rin, naka-zero pa rin yung IXT, you have to do this. Okay? Ulitin ko, pagka zero pa rin at may nakalagay naman dyan na wallet, i-reconnect mo po siya. Paano i-reconnect? I-click mo yung X mark, confirm, and then tanggal na. Ano pong gagawin mo? Go to MetaMask, i-open mo yung wallet na gusto mong i-connect. Saan po yung MetaMask wallet na gusto kong i-connect? Ito po siya, 9D3B ang hulihan. Okay, I'll go in. Click this, connect to Web3 wallet again. Connect Web3 wallet. Alright? And MetaMask. Okay? So magko-connect po 'yan. Uy, maling address. Alam na alam ko mali 'yan because nag-automatic na naglagay ng address diyan. Now what I will do, I will go to that address na ito. Ay, hindi 'yan ang address ko. Mali 'yan. So I'll go and look for that. In your case, wala kang ibang kaagaw na wallet. Walang makikiagaw sa iyo kundi yung wallet mo lang. So I will go here and disconnect this wallet na nagko-connect. 4B60, tama ba? 4B60, tama siya. So I'll go disconnect that one. How do I disconnect? I'll go here and connected sites, disconnect. Once it gets disconnected, you go back here sa Planet IX. Alam ko super fast ako. Nakita niyo walang nakakonect na wallet pero may wallet diyan. I-remove ko po 'yan to make sure na hindi na 'yan ang maling wallet na nakakonect. Now I'll go back here, open the wallet that I want to connect, yung ito 9D3B ang hulihan, OX354 ang unahan. And then I will reconnect this one. This wallet is the one that I want. MetaMask wallet. Yan. And then sabi niya, uy, totoo ka ba? O sigurado ka ba? Yan ang gusto mong i-connect. Yes, it is. Alright, how do I make sure? Ito, i-confirm ko na. Ay, teka sandali. Sabi niya, i-confirm ko. Tama ba? Yes, it is. Okay, nasaan ang confirm? Yun, next niya. Next, and then connect. Are you sure you want to connect? Yes, I want to connect that one. Tama na ba? Tama na. D9D3B OX354 ang unahan. May 133 IXT doon. Paano ko i-prove? Yes, mayroon. Right? So it's there. May IXT. Tamang wallet ang nakakonect. Now,
Pagka nakakonect ng tamang wallet, may IXT ka na doon, and then you go in, do this one. Okay? Drop. Okay? And then go all the way down, piliin mo yung drops na iyon. Paano mo malalaman na ito yung tamang drops na gugustuhin mong bilhin? Kasi 25 IXT with voucher, sabi niya. And purchase voucher, and then kopyahin mo sa iyong Crowd1 account ang iyong redeem voucher. Ipipaste mo dito yung voucher na nandyan sa Crowd1 na binili natin. Okay? And then redeem. Done. Right? But bago po niyan, Sir Rico, punta ka sa iyong plan, sa iyong MetaMask. Send me po yung iyong MetaMask wallet address para malagyan natin ng IXT. Magbaback po ako. Yes po, ay iwan mo na po yung Crowd1 mo. Never mind the Crowd1, saka na po yan with Google Cards. MetaMask ka po muna. So, ano ka po? Share screen ka po, sir. Rico. Apa. Share screen ka po at tignan natin ang inyong MetaMask. Para malagyan ko ng ano po, malagyan ko ng IXT yung iyong MetaMask. Paano yung sinibalik natin? Nakalimutan ko yung password ah. Ako?